sa yung mga hunting activities natin. Dave's here from Mary Hulabis, Philippines. And thank you for tuning in. Welcome sa ating channel. Right? Kung sa yung mga rifle hobbies enthusiasts, mga heroes natin sa dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Mga OFW natin, nagtrabaho sa Kuwait, Saudi, malapit din sa mga area na yun, and working hard, and then they go back here sa ina. Sir, thank you for bringing up the spirit of hunting. Binabalik mo yung spirit natin sa hunting and I mean, sa nature na to. And ang channel na ito ay ang ginawa para sa mga baguhan o nagbabalak na pasukin ang ganitong larangan. Okay? You can share your comment, you can share your ideas dito sa comment section below. And thank you so much, you know, sa mga nasabi, sir. Marami akong natutunan. Yes, I will keep on doing videos. Shout out kay Sir Martiano Kadagat ng Bacolod. Ito sa amin, Bacolod City, the City of Smiles. And shout out sa mga Bacolod Hunters, mga kaibigan natin. Okay, shout out din sa mga taga Mindanao na kusog kami, papadala niya ako ng pukyutan. Ang gusto niya ng mga anak yun. And, thank you. Sabi niya, yun, so goal namin, for this year, if the budget is okay na lahat, punta ako ng Mindanao. Bisita ako dun sa inyo. So, yun guys, so tabay kayo dyan ng mga hunters sa Mindanao, mga rifle ng mga heroes na lang dyan. And nausok kami kanina, and isama niya ako sa DENR, yan, para malaman natin yung mga pribileyo, o ano yung mga dapat nating i-prepare. Ano ba yung limitasyon? Ano ba yung para sa atin bilang hunters? Diba? Para at least yung tuloy-tuloy, gamit tayo ng mga hunting videos, alam natin ang defense style, o magkaroon tayo ng we abide the law because yun ang tama. Okay? So yun. Sir Marciano, punta ako dyan next week sa kanila. This is his picture. Ayan, ito. Yung mga competition na sinalihan niya. Yung buwan competition dito sa Bacolod. Yun. And sa ating Manila and Cebu. Mahilig siya sa competition. Mahilig siya sa air rifles. Punta ako siya. I will do yan. Usap lang. Kami dalawa. He's a good person kasi last time sabi niya sa akin, sir, I can lend you. Papayaran ko sa iyo yung aking scope. Kaya I was impressed in that. So, sir, kitakis tayo doon. Yung mga air rifle mo, pag-usapan natin yan sa pagpunta ko dyan. The air rifle that you're seeing here is the Armscor .22 CO2. Alright? So, hindi po siya loaded. Wala po siyang bala. Okay? Wala siyang bala. And safety is on. And then, yun. Meron siyang latex para na malaman na okay, wala siyang lamang bala. So, and also, I invite you to join our Facebook group, Air Rifle Hobbies Philippines Level Up, para pa makatanggap kayo doon ng mga information about air rifle at ma-meet nyo rin yung mga kasamahan nyo na malapit sa area nyo sa mga air rifle. No? Alright guys! So, we are grateful, privileged tayo na isa sa mga subscriber natin. Hindi lang subscriber, but kaibigan na si Sir Jay. No? Sir Jay ay magbibigay sa atin ng informasyon, kaalaman sa airgun na ibabahagi niya sa atin. Okay? So, yung title niya is A Cheap Way of Hunting. Ano po? Para tayo mag-hunt na hindi tayo magkasasan na malaki. And, paano tayo mag-own ng isang air rifle na mura? Okay guys, so, pag-usapan natin yan. O, pakita ko sa inyo yung video. Kami na! Alright, my name is Mr. J. You know, ako yung nakakausap ni Mr. Dave. Okay, papakita ko sa inyo ngayon ang gamit ko. Okay, ito ay Benjamin Prowler 22. Okay, before I go into in-depth, ang safety niya naka-engage. Okay, at I triple check. Walang bala, engage. Okay, habang hinahawakan ko siya. Alright. This is a 22 caliber Benjamin Prowler. Okay. At ito ay nitro piston. Okay. Even though nagsasalita ako ngayon, inaalala ko to. Okay. Kasi baka may bigla pumasok sa likod. Kahit na lang po wala siyang bala, pero ina-assume ko na may bala siya. Okay. So habang nasa loob ako ng bahay, hindi ko nilalagay ang gatilyo ko.
gatil yung daliri ko sa gatilyo. Okay? Never kung ginagawa yun. Even nagtatarget ako, kapag hindi ko tinutok ang barrel, hindi ko nilalagay ito. Kapag dalagay ko lang daliri ko, kapag ready na ako. Okay? So, that being said, nevertheless, medyo may binago ako dito. Okay? Pwede ako mag-mount ng scope dito sa mismong barrel. Pero hindi, binili ko itong picatinny rail para ma-prevent na masira itong aking scope. Okay? Para hindi siya direct power kasi yung power plant nito nandito. Okay? Ito ay magnum na nitro piston. Nitro piston means na compression ng hangin. To put it in layman's term, shock absorber ng motor nyo, yung tinidor ng motor nyo, meron hydraulic yun. Ito, meron siyang gas. Pag nagko-compress yung shock absorber nyo sa harap ng motor, di ba nagko-compress siya, bumabalik yun. Ito, kino-compress nyo, tapos nalalock niya. Tapos kapag pinulog mo yung trigger, ibubuga niya. Okay? So, yun pagkakaiba. Yung springer naman, kapag pinutok mo, meron siyang twine. Pagkakaiba ng springer at saka nitro piston, pwede ko itong i-cap ng mas matagal kesa sa springer. Anong ibig sabihin nun? Ang springer, kapag kinap mo, kung yung spring mo, yung haba ng spring mo, halimbawa lang ito, kung haba ng spring mo, 12 inches, kapag kinap mo siya ng matagal, let's say 8 hours, or nakalimutan mo siyang i-decock or iputok for 2 days, hindi na siya babalik sa 12 inches. Maybe 11 and a half na lang siya. Anong ibig sabihin nun pagdating sa lakas? Ibig sabihin nun, hindi na siya ibubuga sa description na barrel na binili nyo. Okay? Hindi na siya, kung sabihin na natin, 18 foot-pounds yung muscle velocity niya pagdating sa target, hindi na siya magiging 18. Anong muscle velocity? Bullet muscle velocity. Ang bullet muscle velocity, yun ang base ng kalakasan ng bala mo sa target. Okay? Yung tinatawag na foot per square inch or foot-pounds. Okay? I might correct myself. But, yeah, foot-pounds. Hindi porket 4,000 PSI ang barrel nyo, malakas na ang barrel nyo. Hindi doon binabase. Binabase yung bilis, yung bigat ng bala, bilis ng bala, at kung ano yung bala, may hollow point, may pointed, di ba? May mga balang ganun, di ba? So, kung paano siya pumasok sa isang hayop, di ba? Halimbawa ito, pumapalo siya ng 21 on a high end na, pero di ba dalas 21? On the high end, pumapalo siya ng 21 foot per second na sa target. 21 foot pounds per second. Okay? Equivalent nun is yung bala to, halimbawa lang to, okay? Para maintindihan nyo lang. Halimbawa lang to. Yung bala, ibabato sa'yo ng 10 kilometers per second. Kilometers, gamit natin kilometers para lang maintindihan nyo. Okay? Babatuin ka na ng jolly ng 10 kilometers per second. Okay? Masasaktan ka ba? Yes. You know? But babatuin kita ng jolen na kasing bigat ng bowling ball. Pero kasing laki siya ng jolen ng 10 kilometers per second. Saan ka masasaktan? Sa regular na jolen o sa jolen na kasing bigat ng bowling ball? Diba? Magkasimbilis sila. Saan ka masasaktan? Diba? Mas masasaktan ka doon sa jolen na may bigat na para siyang bowling ball. Yun ang ibig sabihin ng lakas ng bala nyo sa barrel. So, in layman's term, sa madalit salita, hindi porket ang PCP nyo or break barrel nyo ay malakas na capacity. Yung sinasabi ng 3,000, 4,000 PSI, yun ang capacity ng tube nyo ng barrel. Okay? Capacity ng tube ng barrel nyo. Okay? Malalaman nyo ang lakas ng bala nyo sa paglabas sa muscle. Tingnan nyo, hindi ko nilalagay ang kamay ko doon sa harap, di ba? Parating lang dito. Kasi inaasam ko siya na parating loaded para maiwasan yung salit ng pagkademonyo. But, yeah, malalaman nyo lang yun sa crony. Okay? Meron kami tinatawag dito ng crony. Doon namin, ipuputok namin yung barrel, doon sa crony yun, malalaman namin yung bilis ng bala, yung inconsistency ng bala, at yung lakas ng bala. Okay, yun ang that's the only way na malalaman nyo ang lakas ng pellet nyo, ang lakas ng barrel nyo.
Okay? Hindi porket 4,000, 8,000 PSI ang baril nyo, you know, malakas. Hindi, hindi. Hindi ako gumagamit sa lakas. Ito, gumagamit ako ng 22 caliber, 14.3 grain na crossman, hollow point. Okay? Yun ang isa sa paborito niya. Dalawa ang paborito niyang bala dito. Okay? Yung isa, JSB, Jumbo Exact. Okay? Mas mabigat yun, 18 grain yun. Mas mabigat siya do sa regular. Yung ginagamit kong 14.3 grain, mas mura lang kasi yun eh. So, yun ang ginagamit kong pambala sa likod ng bahay. Pero kapag mag-hunting ako, ginagamit ko yung Jumbo Exact para humane killing lang. Ano ba humane killing? Yung madali mo mapatay yung hayop na hindi siya naghihirap. Kaya nga meron tayong law sa animal cruelty. Hindi natin pinapahirapan yung mga hayop, diba? So, hopefully itong video mag-serve ng purpose sa inyo. Ito ang gamit ko. Mura lang siya sa PCP. But don't get me wrong. Okay? Meron akong PCP. Okay? Pero hindi ko na siya gagamit. Kasi kung gusto ko marami sumali. Okay? Marami sumali sa airgun hunting. Okay? This is the cheapest way for me para ma-introduce sa inyo itong break barrel na to. Papatay na siya ng hayop. Okay? Papatay na siya ng aso. Tutukan mo yung aso sa ulo. Iputok mo to. Patay yung aso. Kapag nakapatay siya ng aso, ayan, makakapatay ka ng tao. Diba? So, that's, yun ang madali salita eh. Diba? So, yeah, na-customize ko na yung trigger niya. Nilagyan ko na siya ng ball bearing. Huwag nyo na yung tanong sa akin. Maraming video dyan. Trigger job about a Benjamin trigger or crossman trigger and break barrel. Okay? Synthetic stock siya. Mabigat to, guys. Mabigat to. Kasi bigat to nung 338 lapu ako. Okay? Kasi bigat niya to. Okay? Ngayon, pag-aralan nyo ang barrel kapag binibili nyo. Ito, hindi ka mukha ng PCP na pwede nyong hawakan na ganyan. Okay? Ito, pinuputok ko to. Minsan nakasampay lang siya. Hanap ko yung balance niya. Nakasampay lang siya. Ganyan lang. Kahit sa table, hindi ko to nilalagay sa table na sandbag. Hindi. May sandbag ako, tapos lalagay ko pa rin yung kamay ko. Ano purpose nun? Yung recoil, absorption. Ina-absorb ko yung recoil. Kasi ito, yung mechanism niya, ang laki ng power plant niya. So, puputok na siya, yung bala nasa barrel pa. Piniprevent natin, habang lumalabas yung bala, gumagalaw to. Kasi kapag sinakmal mo ang isang bagay, hindi porket sinakmal mo siya, stable siya. Hindi. So, ganyan ang hawak namin dito. Ang tawag dito, alterally hold. Yung parang sa musket. Okay? I'm not gonna get too in-depth on that. But ganito, ang hawak sa brake barrel, mapa-springer or nitro piston or nitro gas o kaya yung mga gamo IGT, okay? Oh, ganito lahat yung gamit namin. Ang scope ko ay center point. Hindi ako gumagamit ng MilDot kasi hindi ako naniniwalang kahit malayo mapapatay ko siya. Hindi, pumapatay ako ng hayop between 30 yards to 60 yards, pero madalas 30, 40, ganyan. Okay? Bakit? Kasi habang lumalayo ang target mo, humihina ang bala mo. Mas malapit yung target mo sa muscle mo, mas malakas ang bala mo pagdating sa target. Alright? I think that's all you need to know. Wala akong sling. Wala rin akong bipod. Bakit? Kasi hindi naman binabipod ang brake barrel. At yung PCP ko, may bipod yun kaso picketing rail din yung nakasampay sa baba. Pag hunting, tinatanggal ko yun. Hindi ko ginagamit. Okay? Gumagawit ako ng stick shooting. Kaya kukuha ko ng stick. Nasasampay ko lang yung barrel doon. Okay? Hindi ako gumagamit ng bipod. Ano pa ba? I think that's all. Yeah. But, the main thing na pag-hunting nyo, ang importante ay safety. Responsibilidad. Yung seguridad na ikaw hindi ka masasaktan sa sarili mong baril. Na ikaw hindi mo sasaktan yung ibang tao sa sarili mong baril. Okay? Responsibilidad. Responsibilidad mo na iligtas ang ibang tao sa baril mo. Responsibilidad mo na iligtas ang sarili mo sa sarili mong baril. Okay? Disiplina. Disiplina sa pag-hunting. Respeto. Respeto sa lugar. Bigyan mo ng respeto ang baril.
Guys, to tell you the truth, gun don't kill people. Okay? Gun don't kill people. People kill people. Alright? Yun natandaan nyo. Alright? Safety is meant to fail. Anong ibig sabihin? No? Anong safety nilagay kasi eventually mag-fail ang baril mo. Maka-aksidente ka. Right? Makaka-aksidente ka. Ang aksidente, hindi po natin maiiwasan. Okay? Pero mapiprevent natin. Kumbaga, madidelay natin o mahahadlangan natin. Okay? Ang aksidente, pwede pong iwasan sa knowledge at kaalaman. Okay? Alam mo nang loaded ang baril mo, bakit mo itututok sa sarili mong paa? Alam mo nang loaded ang baril mo, bakit mo itututok sa target na hindi mo naman intended na sinushoot? Hindi mo naman talagang tinatamaan. Huwag mong gawitin ang scope mo para manghanap ng target. May baril ka na, ba di ka pa bumili ng mumurahing binocular, di ba? Meron ko na mabibili sa palengking ganun. That will work. Kailangan mo lang ng magnification na makasigurado kung ano yung binabaril mo. Alright? Well, again, my name is Mr. J. At ako'y taga US. At every now and then, nag-usap kami ni Dave. So, I will end my video in there. Kapag may tanong si Mr. Dave, then I will upload another video for him to explain this gun. You can only ask me. Pwede niyo lang akong tanungin sa break barrel. Okay? Yun ang specialties ko. Okay? Break barrel lang. Okay? Kasi economical way. Economical, mura. Diba? Yung PCP, magdadala pa kayo ng hangin. It depends pa sa temperature. Diba? Ito hindi. Wala nang hangin. Bahala lang dadalhin ko. Next time, mag-upload ako kung paano ko tinitake care ang aking mga bala. Alright? Again, thank you for Mr. Dave. I'm giving this video as an informational video sa inyo sa Pilipinas. Huwag niyong sirain ang hobby ng ibang tao kasi magagalit ako kahit hindi ko kayo kakilala kasi ito ang hilig ko. Huwag niyong sirain ang kasiyahan ng ibang tao sa kalokohan na ginagawa niyo. Okay? Maging responsable tayo. Okay. Yun lang. Isipin nyo yung tao na mahilig dito. Okay? Huwag kayong maging irresponsable. Okay? Dapat kayong maging responsable. Pag nagkamali kayo, guess what? Damay kami lahat. Okay? Pero kapag gumagawa kami ng kabutihan, guess what? Meron kayong privilege na magagawa nyo ang ginagawa namin. Naintindihan nyo ba yun? So, mas magandang ginagawa natin sa community, mas maganda ang balik natin at lalaki yung grupo natin. Okay? Eventually, you know, pag lumaki yan, then mas maganda. But anyway, para hindi umaba to, this video is intended for the viewers that want to understand na gustong maintindihan ang air rifle na break barrel. Break barrel ang gamit ko, guys. Okay? Break barrel, cheap scope, cheap rail, cheap gun. That's it. I can go hunting. Pwede ko na pakainin ang sarili ko dito sa baril na to. Pwede na akong kumain dito. I eat what I hunt. Okay? I hunt for my food. Okay? Lahat ng binabaril ko, kinakain ko. Lahat ng kinakain ko, binabaril ko. Okay? Pagdating sa hunting. Alright? Alright, guys. Again, this is Mr. J. Just call Mr. J, right? But yeah, have a good day, guys. Peace. Parang na quote yung sabi ni Sir J. Sabi niya, during hunting, security na hindi ka masaktan sa sarili mong air gun. Okay, hindi mo masaktan ang ibang tao sa sarili mong air gun. Responsibilidad mo na iligtas ang ibang tao sa air gun mo. Responsibilidad mong iligtas ang sarili mo sa sarili mong air gun. Okay? Gusto ko yung sinabi niya na hindi naman ito nakapinsala yung air rifle natin. May nakapinsala, tayo na gumagamit sa mga. Ngayon sabi niya nga sa akin, pag ilagay mo yung rifle mo, dyan sa tabi, makakapinsala ba siya? Okay, makadulog ko siya ng pinsala sa ibang tao, hindi. So once na ginahin mo to, tutok mo, right? Pag may lamang hangin to, pellet, posibleng makakapinsala tayo. Yung rifle, wala po siyang, hindi siya makapinsala, tayo nakapinsala. Okay, pag nagkamali kayo,
damay tayong lahat sa community natin. Yung Air Rifle Hobbies Philippines sa community or ibang mga air rifle group dyan, damay yan. Okay. That's ginagawa natin. Kaya I'm doing my part, doing my, you know, paging parte, nakasabi yung DNR, gawa ko ng video, ipopost ko dito para at least alam natin. Alam natin yung part natin. Alam natin kung saan tayo lugar. Okay? So, tulungan po tayo. Ngayon guys, so hopefully another topic din. Ito na kay Sir Jay. And then, thank you for tuning in sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Yun. Panahon nyo na mag-subscribe sa ating channel para mabuti ng 10,000 para i-boost na YouTube yung ating channel. At marami pang matunan pang Luzon, Sasa, and Mindanao. Alright guys, so yun. This is Dave Lopez ng inyong lingkod. And I'm happy na nandito kayo tuning in. Okay, so don't forget to subscribe and click the notification bell below, dito ba or dito. Click nyo para makatanggal ka ng notification para kung ano magpa-prompt nyo sa cellphone nyo. Thanks for the love. I appreciate you guys tuning in. Keep calm, stay low, and enjoy yourself. Now, peace out.